Hello, Sir Kanyada! Sir Kanyada, your teacher nga Bisaya! Andito na naman sa inyong harapan. Mayroon akong ituturo sa inyo kung paano mag-change from decimal number to fraction. May prerequisite lang ito. Dapat alam nyo ang place value ng mga decimal numbers. Alam nyo na ba ito? Alam nyo na ba kung paano mag-change from decimal number to fraction? Sana! Kung hindi pa, kaya nga andito ako. Let's go! So, ang pinakaunang dapat tandaan ay ang place value ng decimal number. Dapat alam nyo ito para mas madali kung paano i-change ang decimal number to fraction. Dito tayo. Itong may decimal point, ang tawag dito sa math ay binabasa itong and. Halimbawa, 72 and. So, itong decimal point ay binabasang and. Itong pinaka-una ay nagsisimula na itinatawag na tenths. Itong pangalawa ay hundredths. Pangatlo, thousands. Sunod, ten thousands. Then, sunod is hundred thousands. Tingnan nyong mabuti ang nasa hulihan. May T H I mean H S no may T H S so dapat ganyan ang pagsulat ng mga place value ng decimal number. So kung babasahin natin yan ay basahin natin ng katulad ng walang decimal point. I-disregard muna ang decimal point. Okay, so babasahin natin yan na 12,345, then ilagay mo sa hulihan ang place value, 100,000. Kung ano ang numero na nasa hulihan at ano ang kanyang place value, yun ang ilagay mo. Halimbawa, i-disregard muna natin itong katabi ng 1. So, ito lang ha, ito lang nakikita natin, 1. So, si 1 lang. So, ang basa niyan ay 1/10. No? 1/10 or 1/10. So, ito, halimbawa, ito lang ang 12. So, disregard decimal point, basa natin yan ay, kasi nasa hundreds na ang hulihan, ito ang basa natin ito ay 1200s. Ilagay ang nasa, ang place value ng nasa huling number. Okay, so halimbawa, ito. So, 123. Ano ang place value ng nasa hulihan? 1,000. So, ang basa natin ito is 123,000s. Naintindihan? Okay. Halimbawa, ito ang nakikita natin. Disregard decimal point. 1,234. Ano ang place value nito? 10,000s. So, ang basa natin ito ay 1,234,10,000s. Halimbawa, ito ang nabasa natin. So, 12,345. Ang basa natin ito ay 12,345 100,000s. Yun. So, halimbawa, ito ang nakita natin lahat. So, ang basa natin ito ay, so may dito banda sa left side ng decimal point ay whole number. Itong binulugan ko nasa right side ng decimal point ay decimal number. So, ang basa nito ay 72 and 12,345,100,000s. So, ito ang tinatawag na place value ng decimal number. Okay, dito sa right side, sa whole number, nagsimula sa ones, tens. So, ang nasa dulo ay S lang. Dito, ang nasa dulo ay THS. So, review lang to. Pero umabot ng 3 minutes. So, let's go sa atong tunay na topic.
Okay, so decimal number 2 fractions. Alam naman natin kung paano basahin ito gamit ang place value. So dito, ang 5 tenths ay babasahin ganyan. 5 tenths. Dahil ang 5 ay nasa tenths. In fraction, ito ang magiging mukha nito. 5 tenths or reduce the lowest term, 1 half. So, ang katumbas ng 5 tenths equals to 1 half. So, ang decimal number ay nagiging fraction. Madali lang yan kasi alam mo na basahin ang decimal number gamit ang place value. Halimbawa ito, 0.25. In math, ay babasahin natin 25 hundredths. Ang 25 hundredths in fraction ay magiging ganyan. 100 sa baba, 25 hundredths. Reduce the lowest term, ang 25 hundredths ay magiging 1/4. Diba? Mas madali lang kung alam mo ito basahin nang gamit ang kanyang place value. Or 0.25 ay nagiging, ang katumbas niyan ay equals to 1/4. Okay, how about kung ganyan? 5 and, basahin natin sa math, wag sa English. Kung sa English, babasahin ganyang 5.75. Pero sa math, ay babasahin niyang 5, ang decimal point, and 75 hundredths. Ulit, 5 and 75 hundredths. Yung 5, disregard muna. Kasi whole number yan. Dito tayo sa 75 hundredths. Yun. 75 hundredths ay magiging ganyan sa math. 75 hundredths. Wala nang decimal point ha. Basta mag-read na, magbasa na tayo. Disregard decimal point. 75 hundredths. In fraction ay ganito ang mukha. Ito. 75 hundredths. Reduce the lowest term ay magiging 3/4. So, 5, ibaba mo ang whole number. Then, ang katumbas ng 75 hundredths ay 3/4. So, ang sagot ay 5 3/4. So, from decimal number, nagiging fraction or mixed fractions. Mixed number. So, sana sa ganitong simpleng pagtuturo ay may natutunan kayo. Another example. 1 and ano ba to? Maraming ano? Tingnan muna ang place value. Tens, hundreds, thousands, 10,000. So, ito ang binulugan ko. Ang basa nito ay 2 10,000. Okay? So, 2 10,000 ay ganito ang mukha sa fraction. 2 10,000. Reduce the lowest term ay magiging 1 5,000. So, ang katumbas nito, binulugan ko ay 1 5,000. So, baba ang 1, ang whole number, at ito ay palitan ng decimal number, palitan ng fraction. So, ito. Ang sagot ay 1 5,000. So, sana, may naintindihan kayo kung paano mag-change ng fraction number to, decimal number to fraction number. Sa simpleng gawain ito, sa simpleng video ito, at sana may natutunan kayo. Sir Kanyada, bye-bye!